Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon na nilang paglalakbay sa paligid ng araw at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, ang mga bituin ay ngumiti sa iyo ngayon, mahal na Aries, habang ang buwan ay gumagalaw sa iyong tanda. Patuloy na dadaloy ang good vibes mamaya sa hapon kapag humalik si Luna sa araw, na nagpapagana sa sektor ng iyong chart na namamahala sa espiritualidad at swerte. Gamitin ang enerhiya na ito upang makipag-usap sa kabilang panig, na ipaalam sa universo ang iyong mga kagustuhan sa pamamagitan ng pagmumuni-muni o mga positibong mantra. Isang pagkakataong magpagaling ng mga sugat ay makikita ngayong gabi kapag ang buwan ay umabot sa Chiron. Sa kasamaang palad, ang paninibugwa o power struggle ay maaaring mag-alis ng iyong alalahanin, kaya siguraduhing manatiling nakatutok sa positibo. Ang iyong kakayahang ipamahagi ng tama ang iyong oras ay magdadala sa iyo ng malaking pakinabang at pagkilala. Magkaroon ng optimistikong emosyon, anuman ang mangyari sa paligid mo. Huwag magmadali sa isang desisyon, pasensya ka lang at pakinggan mo muna ang puso mo. Subukang huwag sundin ang anumang payo na maaaring makasama sa iyo, lalo na kung ikaw ay nahuhumaling sa taong nagbigay nito. Maingat na suriin ang iyong mga pag-uusap at alamin ang mga problema sa sitwasyon dahil kailangan mong ayusin ang mga ito sa isang napapanahong paraan. Siguraduhin na ang iyong mga mood ay hindi nagdudulot ng pagkalugi sa pananalapi. Ang buhay ay isang patuloy na sunod-sunod na mga pagbabago at marahil isa sa iyong bahagi ang magbubunga. Ang kasalukuyang enerhiya ng astral ay maaaring makagambala sa ilan sa iyong pinakamahusay na inilatag na mga plano, ngunit maaaring may napakagandang dahilan para dito. Masisiyahan ka sa isang paglalakbay sa isang lokal na lugar ng pagpupulong, o marahil isang outing sa isang lugar sa bansa. Ang lahat ng mga paghihirap ay madaling malampasan kung hindi ka mag-alala ng sobra. Ang mga kahanga-hangang bagong kakilala ay malapit na, kung saan magkakaroon ng napakaraming pag-iibigan na ang ordinaryong pag-aalinlangan ay mawawala. Ito ay hindi kailangang maging lahat ng go-go-go, hinahayaan kang magdahan-dahan at magpasensya. Maghanda para sa isang panahon na puno ng hindi kasiyahang emosyon. Mag-set up ng isang pulong sa isang tao na makakatulong sa iyong makamit ang iyong mga layunin at ambisyon. Maaari mong ganap na ipaubaya ang iyong sarili sa mga plano at layunin na napagpasyahan mong gawin, o maaari mong simulan ng paghiwalayin ng lahat sa pamamagitan ng pag-aalala at labis na pagsusuri sa mga detalye. May mga papasok na balita na may potensyal na baguhin ang iyong buhay ng gusto. Magiging matagumpay ang mga biyahe kung wala ka sa likod ng gulong, gamitin ang mga ito upang maiwasan ang mga problema. Iminumungkahi ng pagkakahanay ng planeta na kailangan mong magtrabaho sa paggawa ng kaunting psychoanalysis sa iyong sarili. Huwag masyadong magtiwala sa mga tao. Alagaan mo ang iyong sarili, Aries. Maaari mong pakiramdam na nakikita ng lahat ang iyong mga kahinaan kapag ang buwan sa iyong karatula ay pinagsama ang pag-retrograde ng Chiron sa iyong tanda. Sa halip na mag-hyperfocus sa anumang bagay na hindi ka masyadong sigurado, dapat mong gamitin ang conjunction na ito bilang isang paraan upang makamit ang tunay na pagtitiwala sa iyong profesionalismo. Dahil ang buwan ay bumubuo rin ng isang nagninangas na trine sa araw, dapat mong hayaan ang anumang insecurities o pag-aalinlangan sa sarili na mapuno ka habang inilalagay mo ang iyong sarili upang sumulong sa iyong profesional na paglalakbay na may sigla sa iyong hakbang. Lucky number, 8. Lucky color, white.
Taurus, maramdaman mo ang hangin ng pagbabago sa iyo ngayon, habang ang buwan ay humahalik sa araw. Ang celestial exchange na ito ay hihikayat sa iyo na hanapin ang iyong susunod na pakikipagsapalaran, kahit na ang paggawa nito ay nangangailangan sa iyo na lumampas sa ilang partikular na elemento ng iyong buhay. Ang paghahanap ng iyong katapangan ay magkakaroon ng malaking papel sa iyong kakayahang sumulong, at maaaring hilingin sa iyo na tumalon ng pananampalataya. Gumugol ng ilang oras sa muling pagpapatibay sa iyong sarili sa pamamagitan ng mga positibong mantra at motivational meditation mamayang gabi, kapag ang buwan ay umabot sa sektor ng iyong chart na namamahala sa subconscious. Para sa mga nagsasanay ng sining, ang mga bituin ay nagbibigay ng pagkakataon na lumikha ng isang bagay na tunay na maganda, na may pagkakataong magdulot ng napakalaking kagalakan. Huwag manghamon ng walang pag-iisip na pagsisikap dahil sa iyong kawalan ng pasensya, sa halip ay maglaan ng oras upang suriin ang sitwasyon ng may kalmado. Ang mga pagkabigo ay dapat asahan. Posibleng gawing komplikado ang relasyon sa iyong kapareha, dahil sa kawalang ingat. Ang iyong mga plano ay lumalayo sa katotohanan. Kahangahangang mga gantimpala sa pananalapi ang naghihintay sa iyo na magpapaunlad sa iyo. Sa malapit na hinaharap ang isang kaganapan ay maaaring gumawa ng lubos na pagkakaiba at itulak sa paglikha ng ilang mga kawili-wiling pagbabago. Pinapayuhan ka ng mga panel na huwag maglakbay ng malalayong distansya. Mag-isip ng malinaw sa halip na kumilos ng basta-basta. Ang pagtagumpayan ng mga paghihirap ay pabor sa iyo. Para sa mga nakahanap ng kapareha, ipinapayo na huwag magmadaling magdesisyon at madismaya sa kanilang kapareha kung siya ay magkamali. Nagsisimula kang makita kung bakit napakahalaga na ipaalam sa mga tao kung gaano mo kayang tiisin, at kung saan talaga nakasalalay ang iyong mga limitasyon. Ang mga astral energies ay gagawing mas madali para sa iyo na maging mas matyaga. Nahihirapan kang kontrolin ang iyong emosyon. Sa panahon ng cycle na ito, ikaw ay pangunahing magiging interesado sa paglikha o paggawa ng isang hakbang patungo sa isang bagong bagay. Huwag mag-business trip. Magagawa mong magkaroon ng isang uri ng kasunduan sa iyong sarili tungkol sa kung paano mo gustong magpatuloy sa iyong mga plano sa hinaharap. Isipin ang mga bagong ideya na inaalok sa iyo upang iligtas ang iyong sarili mula sa pagbagsak at pagkalugi. Iwasan ang mga pagpapakita ng pagsalakay. Manatiling kalmado sa panahong ito at walang kahirap-hirap kang magpapasimula ng mga kumikitang deal sa negosyo at kikita ng magandang pera. Dahil sa pagkakahanay ng planeta, gusto mong madaliin ang mga bagay, ngunit kailangan mong magpakita ng pasensya. Ang mga kahirapan ay hindi makakapigil sa iyo na maging matagumpay ng matagal dahil ang mga planeta ay nasa iyong panig. Kontrolin ang iyong emosyon. Ang mga planeta ay nangangako ng pagsasakatuparan ng isang lumang plano. Sa puntong ito, mahalagang iwasan mo ang paggawa ng mahahalagang desisyon para sa mga pangmatagalang pagbabago. Lagdaan ang mga nakahandang dokumentong pinansyal. Maglakbay lamang kung mayroon kang mga kagyat na pagpupulong. Ito ay isang napaka-analytical na oras para sa iyo. Lumalakas ang iyong intuition. Bilang isang mahinahong tanda sa lupa, hindi ka dapat mabilis magalit. Gayunpaman, habang pinagsasama ng buwan, ang pag-retrograde ng Chiron ay maaaring mas inis ka kaysa karaniwan sa buong araw ng iyong trabaho. Ang ilan sa iyong mga kasamahan ay maaaring hindi sinasadyang matamaan kung saan ito masakit, na siyang hudyat upang malutas ang anumang hindi malay na mga isyu na maaaring makaapekto sa iyong emosyonal na estado. Dahil sinusuri rin ng buwan ng araw, gamitin ang aspetong ito para makipag-ugnayan muli sa iyong likas na kapangyarihan upang ibalik ang iyong araw ng trabaho. Lucky number, 4. Lucky color, sky blue. Gemini, hihilingin sa iyo ng universo na ipaalam ang iyong presensya ngayon, mahal na Gemini, habang ang buwan ay nag-iilaw sa iyong solar house. Ang kosmikong klima na ito ay mainam para sa pag-ukit ng isang posisyon sa loob ng iyong komunidad, kaya siguraduhing makihalubilo, magsulong para sa mga layuning mahalaga sa iyo, at maghanap ng mga pagkakataong makipag-network. Ang mga vibes na ito ay mainam din para sa pagtaas ng iyong kapitbahayan sa pamamagitan ng pamimili ng lokal,
na ginagawa itong isang magandang oras upang imbitahan ang iyong sweetie para sa hapunan sa paborito mong restaurant. Ang pagtulong sa iba ay magdadala ng pakiramdam ng paggaling mamayang gabi. Huwag lampasan ang mga pag-aangkin sa iyong mga kasamahan at huwag magkunwari. Kailangan mong maging mas sistematiko upang maging matagumpay. Ipagpaliban ang paggawa ng mahahalagang desisyon dahil nalilito ka, naiinip at maaaring hindi sila ang tama. Huwag tanggihan na isaalang-alang ang mga kamakailang mong kahinang hindi sumasagot dahil sa iyong lubos na pagdepende sa emosyon. Huwag mag-atubiling, kung ito ay pabor sa iyo na baguhin ang iyong mga plano. Isang paglalakbay o isang paglalakbay ang paparating na magpapasiklab ng isang napakasakit na panahon. Ang mga kaganapan at pagbabago na hindi partikular na kasiya siya ay nagsisimula ng sakupin ng iyong matatag at protektadong mundo, kaya mag-ingat. Malaking pera ang kasama ng isang kawili-wiling alok. Ang maingat na pagsusuri sa kung ano ang nangyayari sa panahong ito ay tutulong sa iyo na makakuha ng karagdagang benepisyo para sa iyong sarili. Maging maingat sa mga mungkahi na hindi ka nagtitiwala. Maging matyaga at huwag humadlang sa landas na iyong tinatahak. Patatagin kung ano ang nakamit sa ngayon at pagtugmain ang iyong mga relasyon sa iba. Mahirap para sa iyo na makabisado ang iyong mga emosyon. Ang iyong isip ay higit na nakasentro at nakatutok ngayon, na tumutulong sa iyo na may hatid ang iyong enerhiya sa isang bagay at ito ang iyong sikreto sa tagumpay. Huwag matuksong pumirma ng mga dokumento sa pananalapi. Maaaring baguhin ng mga hindi inaasahang twist ang iyong mga plano, na hindi mo dapat pagsisihan. Maglakas loob na isaalang-alang ang lahat ng posibleng opsyon na bukas sa iyo. Ang isang paglalakbay, na maaaring kailanganin mong gawin, ay magiging tense at nauugnay sa mga hindi kasiya siyang pag-uusap na obligado mong gawin. Isaalang-alang kung ang mga pagbabago ay pabor sa iyo. Marami sa inyo ang makakaranas ng pagnanais na lumikha. Hihilingin sa iyo ng universo na ipaalam ang iyong presensya ngayon, mahal na Gemini, habang ang buwan ay nag-iilaw sa iyong solar house. Ang kosmikong klima na ito ay mainam para sa pag-ukit ng isang posisyon sa loob ng iyong komunidad, kaya siguraduhing makihalubilo, at magsulong para sa mga layuning mahalaga sa iyo, lucky number, 22 lucky color, navy blue. Cancer, makakaramdam ka ng motibasyon na tapusin ang iyong trabaho bago ang katapusan ng linggo, mahal na Cancer, habang ang buwan ay nagliliwanag sa sektor ng iyong chart na namamahala sa karera. Sa kabutihang palad, ang mga bituin ay maghahanay upang tumulong sa iyong kahusayan mamayang hapon, kapag ang araw at si Luna ay nagbahagi ng matamis na palitan. Ang mga vibes na ito ay perpekto din para sa pagtawag sa tulong kung kailangan mo ito, kaya huwag matakot na magtalaga ng mga gawain. Ang mga aralin sa paligid ng mga hangganan ay maaaring maglaro sa pagtatapos ng araw, kapag si Luna ay nakipag-usap kay Chiron, na humihiling sa iyo na unahin ang iyong emosyonal at mental na kapakanan. Iwasan ang pakikipag-usap sa mga estranghero upang maiwasan ang pagkabigo. Maaari mong asahan ang tagumpay na posibleng mapalitan ng pagkabigo kung hindi ka maingat. Ang aral ng cycle na ito para sa iyo ay maging matyaga at huwag subukang harapin ang lahat ng sabay-sabay. Huwag magpadala sa emosyon dahil mapanganib mong masira ang iyong mga relasyon sa mga kakilala at kaibigan, at pagkatapos ay sa bahay din. Makakakuha ka ng nakakagulat na alok, ngunit kailangan mong maging maingat sa iyong pera. Tiyak na hindi ka makakagawa ng anumang mga pangako nang walang maraming maingat na pagsasaalang-alang at pagsusuri. May mga makapangyarihang pagbabago na nagaganap sa iyong buhay sa napakabanayad na antas. Sa lalong madaling panahon ikaw ay nasa mabuting kalooban at makamit ang iyong mga layunin. Napakaraming nakakulong na enerhiya sa loob mo at kailangan mong alisin ito sa iyong sarili. Mag-ingat kung nais mong maiwasan ang maling paraan ng pagkilos. Para sa mga may malikhaing propesyon, dumating na ang oras upang lumikha ng isang kahanga-hangang produkto. Maaaring hindi masyadong perpekto ang mga bagay ngayon, maaaring mayroong isang dampi ng labis na damdamin at damdamin sa hangin na nagbabantang umapaw sa lahat ng dako sa kaunting pagkukaw.
Sa lalong madaling panahon ang isang araw ay markahan ang simula ng isang apat na linggong cycle kung saan ikaw ay aani ng mga gantimpala o napagtatanto ang iyong mga pagkabigo. Maging mahinahon o kailangan mong harapin ang mga problema sa pag-troubleshoot na maaaring nakakaubos ng iyong oras. Magpakasawa sa iyong mga responsibilidad sa umaga, sa gabi suriin ang iyong mga pagpupulong at mahinahong suriin ang iyong mga bagong kakilala. Sa kasalukuyang celestial na enerhiya na naglalaro, ang isang malaking hakbang ay maaaring magdulot sa iyo ng mas malapit sa iyong mga layunin o plano. Iminumungkahi ng mga planeta na maaari mong makita ang iyong sarili na binahan ng mga kahilingan para sa mga pamamasyal. Isaalang-alang kung paano gawin ang mga kinakailangang pagbabago sa iyong buhay ng maayos. Maaari mong asahan ang kaunting kita. Maging matapang ka. Pagalingin ang anumang mga sugat na nauugnay sa iyong tagumpay at pagnanais na mapunta sa profesional na spotlight, Cancer. Maaari kang maging mas sensitibo tungkol sa iyong karera at mga profesional na tagumpay kapag ang buwan ay pinagsama ang pag-retrograde ng Chiron. Sa halip na ipaglaban ang iyong sarili, dapat mong gawin ang anumang pagkabigo na maaaring mayroon ka dahil maaaring ito ang momentum na kailangan mo upang patuloy na sumulong sa iyong buhay sa trabaho. Dahil sinusuri ng buwan ang araw, maaari mong gamitin ang paunang conjunction bilang puwersang nagtutulak upang magtagumpay sa iyong kasalukuyang posisyon. Lucky number, 17. Lucky color, white. Leo, mararamdaman mong parang sinta ng universo habang sumasayaw si Luna na ina-activate ang sektor ng iyong chart na namamahala sa swerte at espiritualidad. Samantala, ang isang kapaki-pakinabang na palitan sa pagitan ng araw at buwan ay magdudulot ng malikhaing pagpapalakas sa iyong paraan, na tutulong sa iyong ipahayag ang iyong sarili sa mga natatanging paraan. Ang kosmikong klima na ito ay magbibigay daan din sa iyo na maging maganda ang pakiramdam tungkol sa iyong sarili at sa gawaing iyong ginawa, habang ang mga bituin ay itinaas ang iyong kumpiyansa. Humingi ng espiritual na pagpapalaya mamaya sa gabing ito kapag si Luna ay nakipag-ugnay sa Chiron, na naglalabas ng nakapagpapagaling na enerhiya na perpekto para sa pagpapatahimik ng nagpapasakit sa iyong damdamin. Huwag tanggihan ang tulong ng isang mas marunong na kasamahan. Subukang huwag magalit sa mga tao sa paligid mo. Mas mainam na huwag kang magbigay ng payo ngayon upang maiwasan mo ang hindi pagkakaunawaan at pagkabigo. Binabalaan ka ng mga bituin na mas mahusay na maging mapagpasensya upang mailigtas ang iyong sarili mula sa mga kabiguan. Isaalang-alang kung ito ay pabor sa iyo na sumang-ayon sa pakikipagkilala sa mga bagong tao. Kung kailangan mong mamili, magdala lamang ng pinakamababang halaga ng pera. Ang paglalakbay sa ibang bansa ay hindi kanais-nais. Maaaring kailanganin ng iyong mga plano ang muling pagsasaayos. Gawin ng walang pag-aalinlangan ang mga pagbabagong isinasaalang-alang sa mga nakaraang araw. Minsan kailangan mong maging mapangahas sa iyong sarili. Sa oras ng panahong ito, malamang na makatagpo ka ng mga hindi naaangkop na tao. Hindi ka dapat maiinip, dahil lamang sa maliliit na hadlang sa kalsada. Sa oras na ito kailangan mong hayaan ang iyong intuition na mamuna at ikaw ay magiging matagumpay. Huwag tanggihan na isaalang-alang ang mga kamakailang mong kahinang hindi sumasagot dahil sa iyong lubos na pagdepende sa emosyon. Huwag maging tensyonado dahil sa pagkaantala ng isang mahalagang pagpupulong na maaaring makagulo sa iyong mga plano. Anumang mga pagbabago ngayon ay magbabago lamang ng mga bagay para sa mas mahusay, at mapabuti ang iyong buhay sa pangkalahatan. Isaalang-alang kung ano ang mas mahusay kung pupunta sa isang party o mag-isa sandali. Maaaring kailanganin mong umasa sa iyong mga ipon mula sa nakaraang buwan. Subukang huwag makipag-away sa mga mahal mo. Samantala, ang isang kapaki-pakinabang na palitan sa pagitan ng araw at buwan ay magdudulot ng malikhaing pagpapalakas sa iyong paraan, na tutulong sa iyong ipahayag ang iyong sarili sa mga natatanging paraan. Ang kosmikong klima na ito ay magbibigay daan din sa iyo na maging maganda ang pakiramdam tungkol sa iyong sarili at sa gawaing iyong ginawa, habang ang mga bituin ay itinataas ang iyong kumpiyansa. Humingi ng espiritual na pagpapalaya mamaya sa gabing ito kapag si Luna ay nakipag-ugnay sa Chiron,
na naglalabas ng nakapagpapagaling na enerhiya na perpekto para sa pagpapatahimik ng nagpapasakit sa iyong kaluluwa, lucky number, 7 lucky color, golden brown. Virgo, ang buwan ay nagpapatuloy sa paglalakbay nito ngayon, mahal na Virgo, na naghahangad na bigyan ka ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbabago. Gamitin ang enerhiya na ito upang maputol ang mga ugnayan sa anumang sitwasyong hindi na nagsisilbi sa iyo, na pinipili ang mga bagong simula sa komplikadong dynamics. Ang isang kapaki-pakinabang na palitan sa pagitan ng araw at buwan ay magdadala ng init sa iyong puso at tahanan, na ginagawa itong isang magandang panahon upang alagaan ang iyong mga pinakamahalagang kasama. Maaaring mahanap ka ng emosyonal na pagpapalabas bago ihanay ni Luna kay Chiron sa pagtatapos ng araw. Ang paggawa ng kuwang para sa iyong sarili upang malutas ang iyong mga damdamin ay makakatulong sa iyong sulitin ang mga vibes na ito, kaya siguraduhin yakapin ang pagmumuni-muni. Ikaw ay kadalasang napaka-recent tungkol sa iyong mga damdamin, mas pinipiling magtago sa likod ng isang pakitang tao ng pangungutya o iba pang harapan, ngunit ito ay malapit ng magbago. Ang iyong mga paraan ay matagumpay kung hindi ka nabibigatan sa malalaking pangako na hindi mo matutupad. Makisali sa mga gawaing may kaugnayan sa iyong pamilya. Hindi mo mahulaan kung ano ang iniisip ng isang tao, kaya kailangan mo lamang na maging mapagpasensya at maghintay hanggang sa makakuha ka ng mas malinaw na pananaw. Ito ay isang magandang panahon upang ilagay ang iyong pera sa isang bagay na makabuluhan, isang bagay na makakatulong sa iyo. Kung kailangan mong maglakbay, tapusin mo muna ang iyong mga gawain. Ang ilang mga espesyal na kaganapan ay maaaring nasa abot-tanaw, at magkakaroon ng mas malalim na epekto sa iyong buhay kaysa sa kasalukuyan mong pahalagahan. Dapat mong panatilihing lihim ang iyong mga pangarap at plano mula sa mga estranghero. Suriin at talakayin ang iyong mga bagong ideya. Huwag sumuko sa mga walang ingat na panukala. Upang balansehin ang nagninangas na kalikasan ng Mars, subukang maging diplomatiko. Huwag makipagsapalaran at manatiling kalmado, gaano man kalaki ang hindi mo aprubahan tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Nasa tahanan ka na ng mundo ng mga emosyon at damdamin na ipinapakita ng siklo na ito. Ang mga pag-aaway ng pamilya ay hindi dapat mag-alala sa iyo, dahil minsan sa isang sandali ng kahirapan, ang mga tao ay nagsasabi ng mga bagay na hindi nila ibig sabihin. Ang mga pagbabago ay kapaki-pakinabang kung ang mga ito ay hindi nakakagulat at ikaw ay handa para sa kanila. Suriin ang mga salita ng iyong mga bagong kakilala upang maiwasan mong mabuhay sa panibagong pagkabigo. Nagtakda ka ng isang layunin na napagpasyahan mong makamit, ngunit mag-ingat dahil maaari kang mabago ng hindi inaasahan. Mag-ingat kung naglalakbay ka, isaalang-alang ang tamang taktika ng pag-uugali at maging tumpak sa iyong mga hinihini. Ano ang magpaparamdam sa iyo ng kapangyarihan at kontrol, Virgo? Ang ilang emosyonal na sugat ay maaaring lumitaw kapag ang buwan ay pinagsama ang pag-retrograde ng Chiron. Maaari itong nauugnay sa isang kapangyarihan o kawalan ng balanse sa trabaho, o kahit na isang issue sa pananalapidin. Sa halip na ipaglaban ang iyong sarili para dito, gamitin ang try ng buwan sa araw para tumuon sa mas malaking larawan. Tandaan na ang lahat ng iyong kinuha ay mga kaayusan na maaari mong pangasiwaan. Mabawi ang kontrol at sumulong sa isang positibong tala, lucky number, 11 lucky color, orange. Libra, ang iyong mga pambihirang kasanayan sa pakikipagkapwa ay tataas ngayon, mahal na Libra, habang ang buwan ay nagpapatuloy sa paglalakbay nito sa Aries at sa iyong solar house. Ang mga vibes na ito ay perpekto para sa pagpapasulong ng iyong agenda sa pamamagitan ng banayad na panghihikayat, dahil mahihirapan ang mga tao na labanan ang iyong karisma. Gayunpaman, maaaring magkaroon ng mga isyo kung pupunta ka sa people-pleasing mode, kaya mahalaga na manatiling nakatutok ka sa iyong sariling mga layunin. Ang mga pagkakataong manligaw ay makikita mamaya sa hapon, salamat sa isang matamis na pagpapalitan sa pagitan ng araw at buwan.
Subukang mag-cut out ng ilang oras para sa pag-iibigan o pag-aalaga sa sarili kapag kumonekta si Luna sa hilang asteroid, si Chiron. Maaari mong maramdaman na ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok. Kung kaya mong magtiis, magiging maayos ang lahat. Asahan ang mga paghihirap sa pagkamit ng iyong pangarap na tagumpay. Maaari kang manalo sa inggit ng iba. Suriin ang eksakto kung ano ang iyong nararamdaman dahil ito ang susi sa paggawa ng tamang pagpili. Kailangan mong balansehin ang iyong pananalapi at siguraduhin na kukuha mo ang gusto mo para sa iyong pera. Inaasahan mo ang mga kapaki-pakinabang na pagbabago. Makisali sa talakayan ng mga gawain sa hinaharap na matagal mo ng pinlano, ngunit hindi pa nasisimulan. Kung medyo nalulungkot ka kamakailan, oras na para subukang mag-ayos ng biyahe. Maging responsable, katamtaman at umiwas. Sa mga masaya na sa mag-asawa, hawakan ng mahigpit ang isa't isa. Maging maingat sa pakikipag-usap sa mga tao sa paligid mo, lalo na sa iyong pamilya. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay naglalagay sa iyo ng ugnayan sa iyong mga damdamin. Subukang huwag maiinip ngayon dahil tiyak na masasaktan ka. Magagalit ka sa iyong mga mahal sa buhay dahil maaaring baliwalain nila ang iyong mga ideya at plano. Huwag mag-overanalyze ng mga eksena at pag-uusap na umuusok sa iyong isipan mula sa nakaraan. Ito ay isang magandang oras para sa anumang uri ng paglalakbay. Hindi ito oras para manatili sa bahay at magbasa o manood ng telebisyon, italaga ang iyong sarili sa positibong pagbabago. Isaalang-alang ang iyong mga salita. Tugunan ang anumang mga isyo sa pagdating ng mga ito, Libra. Bilang tanda ng mga balanse, karaniwan mong mas gusto ang kapayapaan, balanse, at pagkakaisa sa iyong mga propesyonal na pagsasaayos. Ngunit habang pinagsasama-sama ng buwan, maaari kang maging mas sensitibo kaysa karaniwan sa paligid ng ilang mga kasamahan, kliyente, o supervisor. Bagamat maaaring nakaka-stress ang pagsali sa hindi pagkakasundo, dapat mong gamitin ang conjunction na ito upang suriin ang anumang mga isyu habang lumalabas ang mga ito upang matiyak na ang iyong mga propesyonal na relasyon ay makatarungan at mapayapa. Dahil sinusuri ng buwan ang araw, tiyak na magtatapos ka sa isang positibong tala. Lucky number, 1. Lucky color, light yellow. Scorpio, ang pagsusumikap sa trabaho ay makakatulong sa iyo na makakuha ng pabor sa iyong mga kapantay at superior ngayon, mahal na Scorpio. Ang maliwanag na pagkakalagay na ito ay maglalagay sa iyo sa isang kapaki-pakinabang na kalooban, isang likas na hilig na dapat mong kumilos. Maaring magkaroon ng katuparan ang pinansyal na kita kung gagawa ka ng magandang impresyon sa paligid ng opisina, salamat sa isang matamis na palitan ng araw at luna. Magplanong unahin ang iyong kalusugan bago matapos ang araw, bitawan ang iyong sarili ng pasensya at tapusin ang iyong mga gawain. Maaari kang makatagpo ng mga taong magpipilit na makilala ka. Ang mga bagong ideya ay dadaloy. Ang makabuluhang planetaryong aspeto ng panahon ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkalito tungkol sa iyong mga damdamin. Ang hindi kasiyasang balita ay maaaring magbago ng iyong buhay. Huwag pumunta sa kalsada. Ang pagkasira ng iyong material na kondisyon ay isang seryosong posibilidad sa ngayon. Maaari kang masangkot ng husto sa proseso ng pag-iisip ng analytical na nakalimutan mo na ang iyong tunay na lakas ay nakasalalay sa iyong intuition at sensitivity. Kung mayroon kang anumang mga plano na pinag-iisipan mong isagawa, pagkatapos ay ilipat ang mga ito ngayon nang hindi naghihintay ng kahit isang segundo. Sa lugar ng trabaho, maging aktibo at matyaga, huwag tanggihan ang isang kumikitang alok na trabaho. Haharapin mo ang mga paghihirap at kabiguan na idinulot mo sa iyong sarili. Ang planetary alignment ay nag-aalok ng pagkakataon na makilala ang iyong sarili ng mas malalim at mahanap ang pinakamahalagang emosyonal na pagkakasundo. Maging matyaga at pangunawa sa matinding pagbabago ng mood ng mga tao, kabilang ang sarili mo. Suriin ang iyong mga nagawa hindi lamang sa sandaling ito kundi pati na rin sa buong panahon at alisin ang iyong sariling mga pagkakamali upang maiwasan ang mga parusa. Ang pagbabago ay nasa himpapawid, at maaari mong sulitin ang mga pagkakataon upang baguhin ang paraan kung paano mo nakikita ang katotohanan.
Sa lalong madaling panahon ay susubukan mo ang isang bagay na bago at kakaiba, lalo na kung ito ay nagsasangkot ng paglalakbay. Tingnan ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Ipagpatuloy ang iyong mga konsepto para sa malapit na hinaharap. Maging flexible upang harapin ang bawat umuusbong na sitwasyon. Huwag magmadali upang gumawa ng mga conclusion, subukang maunawaan ang damdamin ng iyong kapareha. Iwasan ang pagkabalisa upang maiwasan ang paggawa ng mga pagkakamali na maaaring maantala ang iyong mga intensyon sa oras. Ang trabaho sa iyong sariling ego ay maaaring humantong sa isang pagkabigo sa mga personal na relasyon sa mga pinakamalapit sa paligid mo. Ang astral alignment ay naglalagay sa iyo sa isang napaka-optimistiko at bahagyang surreal na mood. Magtatagumpay ka sa iyong mga nakaplanong paglalakbay. Huwag matakot na gumawa ng tapat na pagtatasa ng isang sitwasyon. Ang pag-uusap ng tapat tungkol sa nararamdaman mo ay maaaring magbago ng mga bagay nang mas mabilis kaysa sa iyong iniisip. Kung mayroon kang mga plano na kailangan mong pag-usapan, kailangan mong maging sensitibo at madama ang iyong paraan. Protektahan ang iyong mga interes. Trabaho ang anumang pagkabigo sa ngayon. Sa halip na hayaang kumalat ang iyong inis, dapat mong tugunan ang mga issue o pag-trigger habang umuusbong ang mga ito sa trabaho ngayon kapag ang buwan ay pinagsama ang pag-retrograde ng Chiron. Maaaring aksidenteng tumama ang conjunction sa isang masakit na bahagi o dalawa, kaya mahalagang gamitin ang transit na ito bilang isang pagkakataon upang pagalingin ang anumang mga stressor sa trabaho upang sumulong sa isang mas positibong pamamaraan. Dahil sinusuri din ng buwan ng araw, maaari mong makita na ang pagkakaroon ng positibong saloobin ay magbabago sa takbo ng iyong araw ng trabaho. Lucky number, 2. Lucky color, yellow. Sagittarius, ang pakikipag-ugnayan sa iba ay magpapalaki ng iyong aura ngayon, mahal na Sagittarius, habang ang buwan ay humahalik sa araw. Ang celestial exchange na ito ay perpekto para sa pagsusulong ng iyong agenda at pangunguna sa iba dahil ang mga tao ay magiging partikular na tumutugon sa iyong mga malikhaing ideya, alindog, at biyaya. Pag-isipang tumuon sa isang libangan o artistikong outlet ngayong gabi kapag nakikisama si Luna sa Chiron, na naglalabas ng hilang energy kapag ginamit mo ang tawag ng inspirasyon. Ang mga mantra sa pag-ibig sa sarili at pagpapalakas ng ego ay magsisilbi rin sa iyo ng maayos, na magbibigay daan sa iyong ilabas ang mga takot, kawalan ng kapanatagan, at pagkabalisa na maaaring pumipigil sa iyo mula sa iyong pinakamataas na potensyal. Ito ay isang panahon kung saan maaaring gusto mong gumugol ng ilang oras sa iyong sarili hindi dahil may anumang problema sa pagitan mo at ng iyong sugar honey, ngunit minsan ay talagang pinahahalagahan mo ang iyong sarili, kaya mag-ingat at gawing malinaw na ikaw ay hindi tungkol sa abandonahin ang iyong syota, ngunit nais na makipag-ugnayan sa iyong mas malalim na kalikasan ngayon. Ang iyong mga aksyon ay hindi lubos na pahahalagahan kung ikaw ay nagmamadali. Sa lalong madaling panahon, maaaring kailanganin mo nalang ma-access ang lugar na iyon sa iyong puso kung saan umiira lang ilan sa iyong pinakamaselang emosyon. Napagtanto na ang mga paghihirap ay humahadlang sa iyong mga salita upang maabot ang mga taong nilayon para sa kanila. Huwag magtaka kung inaalok ka ng isang paglalakbay sa isang lugar na kakaiba. Ang wastong pagsusuri ay tutulong sa iyo na gumawa ng mga tamang conclusion at gawin ang kinakailangang aksyon. Nagbabala ang horoscope na ang iyong mga plano ay maaaring umunlad ng hindi inaasahan sa panahong ito. Ang celestial configuration ay sumasaklaw sa pag-asam ng pagbabago. Pasensya ka na, kung pinag-iisipan mo ang anumang malalaking desisyon, mas mabuting maghintay hanggang sigurado ka sa lahat ng katotohanan. Ang panlabas na impluensya ay maaaring maging napakahirap para sa iyo na humakbang sa daan patungo sa kaunlaran. Tila lahat ng nangyayari sa iyong buhay ay karaniwan, at pakiramdam mo ay matatag, ngunit ikaw ay tensyonado. Ang iyong tagumpay ay maaaring maging dahilan ng pagpapalitan ng mga insulto na dulot ng inggit ng isang malapit na tao. Laging magandang tansyahin ang iyong mga aksyon at ng mga tao sa paligid mo. Sa material na termino, makakamit mo ang iyong pangarap na tagumpay. Maghanda upang isagawa ang iyong mga plano.
Huwag tuksuhin na maglakbay kung sa tingin mo ay hindi komportable. Ang mga hamon ay darating sa iyo na makakatulong sa iyong makahanap ng isang bagong diskarte upang malutas ang iyong mga personal na problema. Ang lahat ay mangyayari sa sarili nitong kapag ito ay kinakailangan. Huwag hayaang pumasok ang anumang pagdududa sa sarili, Sagittarius. Maaaring mas sensitibo ka tungkol sa iyong estilo ng propesyonal na pagpapahayag ng sarili o tungkol sa iyong mga passion project kapag sinabayan ng buwan ang pag-retrograde ng Chiron. Sa halip na makaramdam ng galit at handang ipagtanggol ang iyong sarili, dapat kang huminga ng malalim, magbilang hanggang 10, at hayaan ang mga komento. Susuriin din ng buwan ang araw sa iyong sign, na siyang magiging cosmic cue mo para hayaan ang anumang komento na dumaan sa iyo para patuloy kang sumulong sa isang positibong tala, lucky number, 8 lucky color, white. Capricorn, hihilingin sa iyo ng mga bituin na maging banayad sa iyong sarili ngayon, mahal na Capricorn, habang ang buwan ay nagbabahagi ng matamis na pakikipagpalitan sa araw. Ang kosmikong klima na ito ay magdadala ng mahabagin na enerhiya sa iyong puso, na magbibigay daan sa iyong lumampas sa sakit o takot ng hindi nangangailangan ng isang partikular na paraan ng pag-iwas. Ang optimismo ang magiging susi sa pagtatrabaho sa mga mapalad na vibes na ito, kaya siguraduhin sumandol sa mas magaan na bahagi ng iyong pag-iisip. Ang iyong tahanan ay magsisilbing isang lugar ng pagpapagaling mamayang gabi kapag si Luna ay umayos sa Chiron, na ginagawa itong perpektong oras upang humiga at magsanay ng pangangalaga sa sarili. Huwag maging agresibo kung hinahamon ka sa isang hindi pagkakaunawaan sa politika dahil madali kang ma-provoke ng iba sa ngayon. Maaaring makita mo ang iyong sarili na nagpapakita ng napakaraming pagkainip sa panahon ng siklo na ito. Sa panahong ito, ang lahat ng iyong mga pagsusumikap ay magiging matagumpay kung magkakaroon ka ng lakas ng loob na mapagtanto ang mga ito. Ang kontento sa kanilang sarili ay iyong mga kalmado at hindi gumagawa ng mga salungatan. Dapat na pinag-isipang mabuti ang mga pagbabagong iyong pinoproyekto. Maglakbay lamang kung sigurado kang matutupad mo ang iyong mga hangarin. Kung nagpahiram ka ng pera sa isang tao kamakailan, ang ilan sa mga ito ay maaaring ibalik sa iyo sa lalong madaling panahon. Simulan ang pagsusuri sa iyong mga motibo sa pagpapatibay ng ilang partikular na pattern ng pag-uugali upang magkaroon ng bagong pananaw. Ngayon na ang oras para buuin ang iyong mga plano sa hinaharap. Kung kinakailangan, maging kompromiso. Ang impluensya ng Venus ay mag-aambag para sa pagkakaisa at pag-unawa sa isa't isa sa iyong minamahal, at kung ikaw ay nag-iisa, maaari itong magdala sa iyo ng romantikong sigasig. Ang mga damdamin ay matindi, at ang isang sitwasyon ay maaaring mag-ihit ng langit. Hindi ka dapat manginsulto at makipagtalo sa iyong mga kamag-anak kung hindi ka nasisiyahan sa kanilang mga pagtatasa sa iyo. Huwag umasa sa ages ng fate, kung nagpasya kang ibigay ang iyong pahintulot para sa pamumuhunan sa pananalapi maghintay ng masangkop na panahon kung kailan mo madaragdagan ang iyong kita. Huwag magplano ng mga biyahe. Maaaring kailanganin mo ng oras upang obserbahan at pag-aralan ang isa pang bahagi ng iyong kasalukuyang sitwasyon bago ka kumilos. Handa kang gawin ang anumang kinakailangan upang lumikha ng tamang uri ng mga pagbabago at makapagbigay ng resolusyon sa isang partikular na problema. Pag-isipan ang iyong mga plano para sa malapit na hinaharap. Huwag ikompromiso ang iyong sarili upang hindi ka mawala ng tapat na mga kaibigan at magpakita ng kahinaan sa iyong mga pinakamalapit na tao. Maaaring may ilang stress o alitan sa iyong balanse sa trabaho-buhay, Capricorn. Maaaring malihis ang iyong atensyon kung ang mga personal na bagay ay lalabas kapag ang buwan ay pinagsama ang pag-retrograde ni Chiron. Maaaring hindi trabaho ang nasa isip mo ngayon dahil ang conjunction ay maaaring maging mas introspective kaysa karaniwan. Dahil sinusuri din ng buwan ang araw sa Sagittarius, maaari mong makita na ito ay isang mas tahimik na araw kaysa karaniwan kung marami kang iniisip. Bagamat nakatutokso, huwag mong ihiwalay ang iyong sarili dahil maaaring nandyan ang iba para suportahan ka, lucky number, 5 lucky color, violet.
Aquarius, madarama mo ang pantay na bahagi ng lipunan at pagkamausi sa ngayon, mahal na Aquarius, habang ang buwan ay gumagalaw sa iyong solar house. Ang mga vibes na ito ay perpekto para sa pagtalakay sa mga hindi pangkaraniwang paksa, kahit na ang pagsasaliksik sa hindi malinaw na impormasyon ay magdadala din ng matinding kasiyahan. Maghanap ng mga pagkakataong maabot ang iyong komunidad ng personal o online sa hapon, kapag ang araw at buwan ay nagbabahagi ng magandang palitan. Makikinabang ang iyong puso at kaluluwa mula sa ilang makabuluhang mga talakayan sa pagtatapos ng araw, at si Luna ay nakikinabang sa hilang asteroid, ang Chiron. Ang iyong kakayahang makapasok at lumabas sa mga sitwasyon ng may biyaya at madali ang iyong magiging tiket sa tagumpay. Isaalang-alang ang pagtatatag ng mga bagong relasyon. Huwag maging pabigla-bigla dahil lamang sa iyong pakikiramay sa mga problema ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay maaaring maglabas ng isang buong hanay ng mga emosyon. Magkakaroon ng mga paghihirap na nangangailangan ng mandatoryong pagsisiyasat ng iyong pag-uugali sa ngayon. Mag-ingat, maaaring kailanganin mong muling ayusin ang iyong agenda ng hindi inaasahan dahil sa hindi kasiyasang balita. Ang panahon ay panahunan ngunit gayunpaman ay nagbibigay daan sa iyo upang makisali sa pagsasaalang-alang kung ano ang iyong pinaplano sa mahabang panahon. Magiging matagumpay ang iyong mga biyahe kung maingat ka sa likod ng manibela. Nag-aani ka ng mga tagumpay sa iyong pananalapi. Harapin ang mga problemang nangangailangan ng agarang solusyon. Ang mga negosyante ay hindi dapat makisali sa mga pag-uusap na may kaugnayan sa mga pakikipagsosyo, kahit nakasama ang mga kaibigan na pinagkakatiwalaan mo. Ito ay palaging mas mahusay kung maaari kang maghintay ng hindi bababa sa isa pang araw bago gumawa ng anumang panghuling desisyon. Ang panahon ay partikular na mabunga para sa mga tao nang sining matatanggap nila ang kanilang pangarap na panukala. Kulang ka ng sapat na kumpiyansa, dahil sa iyong sariling kawalan ng katiyakan. Ang mga problema sa mga tao sa iyong kapaligiran ay isang tunay na posibilidad at malulutas mo ang mga ito kung kikilos ka lamang pagkatapos ng detalyadong pagsusuri. Kung nag-ayos ka ng isang mahalagang pagpupulong, gawin ito sa lalong madaling panahon. Pinapayuhan ka ng mga planeta na huwag maglakbay ng malalayong distansya. Hindi sa iyong pinakamahusay na interes na gumawa ng mga pagbabago sa oras na ito. Ang sandali ay hindi kanais-nais para kumita ng pera. Maging cool kapag ang iyong mga interes ay kasangkot. Pagbutihin ang iyong sugat ng komunikasyon ngayon, Aquarius. Ang ilang mga komento ay maaaring masyadong malapit sa bahay dahil ang buwan ay pinagsama ang pag-retrograde ng Chiron. Maaari kang maging mas sensitibo kaysa karaniwan, na maaaring humantong sa pagtaas ng pagkabigo at galit kung hindi ka mag-iingat. Maaari mong gamitin ito sa iyong kalamangan upang makaramdam ng higit na secure sa iyong kakayahang magtrabaho sa pamamagitan ng mahihirap na komento o upang masuri ang pagpuna. Dahil sinusuri din ng buwan ng araw, maaari mong makita na ang araw ay nagtatapos sa isang positibong tala, lucky number, 6 lucky color, rosy brown. Pisces, hihilingin ng mga bituin na ganap mong yakapin ang iyong sitwasyon at kapaligiran ngayon. Ang mga vibes na ito ay tungkol sa pagpili ng katapangan at pagpapahalaga sa mundo sa paligid mo, na tumutulong sa iyong kumilos ng may kumpiyansa at layunin. Huwag mag-atubiling magpakasawa sa kaunting karangyan mamaya sa hapong ito kapag ang araw at buwan ay nagbabahagi ng matamis na pagkakahanay, na naghihikayat sa iyong tamasahin ang mga gantimpala na kaakibat ng tagumpay. Hahanapin ka ng ground ang energy mamaya ngayong gabi kapag niyakap ng buwan ang Chiron, na tumutulong sa iyong pakiramdam na ligtas at secure sa iyong mga kalagayan. Kung ikaw ay nasa gulo ng isang madamdamin at matinding pag-iibigan, pagkatapos ay asahan na ito ay isang araw kung saan pareho kayong kiligin sa piling ng isa't isa, ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay nagdudulot ng kasiyahan, at gayon din ang pagnanasang makipagsapalaran. Kakailanganin ang pasensya upang makitungo sa isang taong walang gaanong pananaw sa hinaharap tulad ng sa iyo. Matugunan ang mga hinihingi ng iyong mga malapit at maging mahinahon kung hindi mo gusto ang isang bagay.
Sa lalong madaling panahon maaari kang makaramdam ng hilig na umalis at gawin ang mga bagay ng mag-isa. Maaari mong pakiramdam na parang ikaw ay nagbabalanse sa gilid ng bangin ngunit maaari kang gumawa ng mabilis na pagkilos upang gumawa ng pagbabago at magagawa mo ito sa paraang kung ano ang mangyayari ay talagang mapabuti ang iyong buhay para sa mas mahusay. Ang pagbabago ng iyong mga plano ay maaaring humantong sa iyo na ilagay ang iyong sarili ng mga obligasyon na hindi mo inaasahan. Isaalang-alang ang iyong mga nakamit at magsimula ng bago, mga gawain lamang na dati nang naisip. Maaaring kailanganin mong maging mas matiisin sa sinumang sumusubok na itulak ang iyong mga hangganan. Ipagbawal ang iyong sarili na makialam sa mga pag-aaway na walang kinalaman sa iyo. Sa buong panahong ito ikaw ay balanse at nagdadala ng pakiramdam ng katatagan at pagkakaisa sa iyong buhay. Sasalubungin ka ng mga hindi inaasahang tagumpay, kung saan makakakuha ka ng maraming karunungan. Pag-aralan ng mabuti ang iyong mga aksyon. Kung aprubahan ng isang malapit na tao ang iyong mga plano o hindi, hindi ka dapat nitong pigilan sa pagpapatuloy nito hanggang sa wakas. Ang paglalakbay ay magbibigay sa iyo ng magandang kalooban at pagpapahinga. Mag-ingat sa iyong pera. Ang panahong ito ay mauugnay sa masamang balita na dapat mong tanggapin ng may katahimikan. Maging maingat kapag nangangako. Ano ang pinahahalagahan mo, Pisces? Maaari mong makita na kailangan ng pagbabago sa iyong perception para makaramdam ng mas propesyonal at pinansyal na secure kapag ang buwan sa Aries ay sumasabay sa pag-retrograde ng Chiron sa Aries. Ang conjunction ay maaaring mag-trigger ng ilang uri ng pinansyal na sugat o isang sugat na nauugnay sa iyong pagpapahalaga sa sarili. Subukang huwag isipin ang tungkol dito, lalo na dahil sinusuri din ng buwan ng araw sa Sagittarius. Maaaring magkaroon ng isang bagay na muling nagpapatunay kung gaano ka napabuti at kung gaano ka pinahahalagahan bilang isang profesional. Tumutok sa positibo, lucky number, 22 lucky color, navy blue. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.